congressman Renato Villajoso Unico Jr. Itong isang mic na itong gagamitin ko, medyo masyadong hyper itong mic na ito. At saka hindi ako pupunta sa gitna. Lahat ng pumupunta sa gitna, medyo nagiging hype lang. Dito na lang po ako. As much as possible, gusto kong maging very professional yung ating mong harapan this afternoon. Fortunately, medyo parang lumiliwas tayo. Ano? I would like to be very specific on the issues. Kaya lang, bago ako magsimula, no, siyempre, yun lang huli, nabanggit kasi ni Governor Egay po, na ang pangalan daw nitong Vic Siman ay Vic Unico Siman. Dahil ang nanay daw po, sangayon sa narinig natin lahat ngayong hapon, ay Unico ang surname. So siguro ngayong hapon, bago ako magsimula ng aking mensahe, sa harap ng mga estudyante natin from the different colleges, at sa lahat na makakapanood, sa lahat na makakarinig sa mga himpilan ng radio, sa public forum na ito, I would now advance a challenge to Governor Taliano. Sa harap ninyong lahat, pag napatunayan mo, Mr. Governor, na yung Vic Siman na yan ay Unico ang middle name, aatras na ako sa pagkandidato ko. Hopefully, sa kanyang rebuttal mamaya, ay mapatunayan na talaga. At kung hindi, I hope na yung akin pong inilalatag ay sana matugunan. Para naman talaga malaman natin, sino ba ang nagsasabi ng katotohanan at sino ang nagsisinungaling sa akin. First and foremost, allow me to congratulate ano po, ang Federation ng Supreme Student Councils ng different colleges ng ating kalawigan. Napakaganda po itong pagkakataon na ito because this will be an opportunity for all of the candidates present na maipagod po sa inyong kaalaman. Ano ba ang mga tunay na dahilan? Bakit po kami lahat umaharap, humihingi ng tulong na kung bibigyan ninyo ng pagkakataon ay makapag-alay ng aming paglilingkuran sa ating pong lalawigan. Na kung saan, to be very specific on the issues at medyo limited po ang panahon natin, alam nyo yung concern natin ngayong hapon, yung youth sector in general. At syempre, hindi natin naiaalis. Ang ating consensus ngayon, 60% ng ating pong populasyon ay inirepresentar ng ating mga kabataan na kapaloob sa youth sector. Na kung saan, sa ilalim po ng sektor ninyo, ng youth, kinakailangan natin i-identify. Katulad ng provision ng Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code, na doon po nakapaloob ang Biblia, partikular na isa sa mga sektor natin sa kabataan, which is the sangguniang kabataan. Pero alam naman natin na sa sektor ng SK, ang age bracket, 15 to 17 years old, na hindi pwedeng masaklawan yung kabuuan na inirepresentar ng kabataan. Under the National Youth Commission at ang Magna Carta for Youth, ang definition o ang edad na itinatalaga sa kabataan is from 15 to 25 at may 15 to 30 years old. So ang kinakailangan approach natin dito, pag-aralan natin mabuti na kung saan, natutuwa po ang ibalita sa inyo dahil kung papalarin si Kuya Jojo, sa unang-unang araw ng assumption natin sa Kapitolyo, dahil yan po ang kinakailangan natin. Like for example, gusto mong isaayos ang peace and order ng probinsya. Ang number one kinakailangan i-convene, Provincial Peace and Order Council. Kung gusto mo talagang maisaayos, matugunan ang sektor ng ating mga nagmimina, ang ating mga magkakabot, ang ating large-scale mining operators, ang kinakailangan mo i-convene sa probinsya ay ang Provincial Mining Regulatory Board na magtatatlong taon na ang pagkakaalam ni Kuya Jojo, wala pang kinukunding ng Provincial Mining Regulatory Board sa ating lalawigan. At kung papalarin, para ma-address ang concerns ng ating mga kabataan, ang ating pong i-create at immediately we will convene ay ang pagtatayo natin ng Provincial Youth
Development Council, na kung saan hindi lamang irerepresentar ang sangguniang kabataan, bagkus, napasaya nga, dahil meron na tayong federated na ang ating mga Supreme Student Councils sa ibang-ibang eskwelahan, so talagang mapapatingnan natin kasi lagi po ninyong tatandaan. Kaming lahat na nag-aangad maglingkod sa inyo, kung papalarin po kami, hindi naman po kami mga manghuhula para malaman namin ang mga problema ninyo na dapat bigyan natin ng solusyon. So meron kami mga programang nakalatag. Ang ating pong elementary at secondary education, kitang-kita naman nating lahat. Na kami ni Congressman Iming Panotes, bagamat nakikita ninyo patuloy na pinupunuan natin ang kakulangan natin sa mga school buildings, pero sabi nga ni Kuya Jojo, anong silbi na marami tayong maipatayong school buildings kung wala naman tayong mga items ng teachers na magtuturo. Kung kaya pinalad kami ni Congressman Iming Panotes this year dahil sa 6 na probinsya ng Rehiyong Bicolandia. Sa 13 division ng DepEd sa ating rehiyon, ang lalawigan natin ng Camarines Norte, division ng DepEd dito sa ating probinsya, ang nakakuha ng pinakamaraming regular items para sa primary at secondary teachers natin. Magpapatunay lamang kung paano natin binibigyan ang pagpapahalaga ng edukasyon. Now, alam naman natin, sa edukasyon, hindi lang formal education eh. Nakapaloob dyan ang non-formal. Kaya nga meron tayong programa ngayon, ang alternative learning, na kung saan, sa elementary at high school, kung talagang ikaw ay out of school youth, pwede kang ma-accommodate ng ating ALS program para sa mga kabataan natin. Like manner, paglipat mo naman ang tertiary level, at pagin ko, hindi pa rin yung limot, pagpapatunay ko na isa sa mga prioridad ng programa natin, makinong aking ama, si dating Congressman Rene Unico, ay ang edukasyon, isinabatas niya na magkaroon ng ating lalawigan ng Camarines Norte State College. Inalat si Kuya Jojo, maliban sa mga campus at talubatin sa Labo, Mercedes ang Fisheries, at ang ating pong main campus at engineering sa Jose Panganiban, nung aking pong termino, way back during the 12th Congress, ay napatayuan din natin ng satellite campus dyan naman sa ating po sa bayan ng Santa Elena, particularly sa barangay natin ng Tabugon. So, ito po yung mga programa natin, but because of the limited time, ay talagang ninanais natin maisa katuparan. Pero bottom line, ako naniniwala, hindi lang nakasalalay sa mga kabataan, sa mga guro, ang katutumpayan ng mga pangarap natin makatapos ng pag-aaral. Ang bottom line ito, siyempre, yung pong kalalagayan natin sa ating buhay. Walang magulang na hindi nagnanais mapatapos ang ating mga anak sa pag-aaral. Pero dahil sa mga limitasyon, kakulangan ng pananalapi, hindi natin maiiwasan. Kaya na naging dahilan kung bakit yung ibang kabataan natin, hindi kasi swerte ninyo na kung saan nabibigyan ng pagkakataong makapag-aaral. Kung kaya, bottom line, we will solve the problem. Ang kahirapan, ang tunay na ugat ng problema nito. If we will solve the problem, lahat po ito mabibigyan ng solusyon at umaasa tayo. Unti-unti, sa pagtutulungan natin, may sasakatuparan natin ang pangarap natin, ma-address ang inyong concerns, mabigyan ng solusyon ang mga problema minamana namin. Okay. Congressman, thank you po. Ito po sa mga questions po natin. First question po, kung sakali po kayo ay mahalal sa inyong katungkulan, ano-ano pa pong programa para sa mga mahihirap na estudyante na gustong makapagtapos ng pag-aaral? Besides sa ating pong scholarship program, siyempre, sabi ko nga, hindi lang kasi yung mahihirap, alam mo, yung mahihirap natin mag-aaral, ang talagang problema natin dyan ay yung kanilang pamilya. Ako, wala nang mahirap na mag-aaral eh. Subalit, syempre, hindi natin maiiwasan na may kakulangan sa panghanap buhay ang kanilang mga magulang, apektado ang ating po mga kabataan, particular ang kanilang pangarap na makapag-aaral. So, yun ang ating nakahandang mga solusyon na tutugunan, na bagamat nakatutok tayo sa edukasyon, pero yung root problem. So, yan dyan papasok ang ating mga livelihood programs na kinakailangan ipagkaloob natin sa ating mga kababayan, sa inyong mga magulang na kung saan makatulong.
para po sa inyong magandang kinabukasan. Ang mahirap kasi sa atin, to be very honest, ano? At yan ang isang pinaplano ni Kuya Jojo. By June this year, probably by May, pakikiusap ako sa lahat ng mga colleges sa buong probinsya natin. Kasi ang problema po natin, lalo na yung mga graduates natin, medyo naliliis tayo dun sa kurso na dapat makuha natin na may demand talaga ng hanap buhay. Ang problema, oversupply tayo ng mga nursing graduates. Milyon-milyon na ang naghihintay na graduates natin ng kurso ng nursing na wala pang hanap buhay. Napakarami ating graduates ng education, subalit limitado. So ang gagawin natin, we will encourage the different colleges in the province na hanggang maaari, ikayatin kayo ang inyong mga magulang na ang kursong inyong kunin ay yung pagkatapos niyong gumraduate, meron ng hanap buhay na talagang naghihintay sa inyo. Mata pa, may lista ko dito, ibinigay sa atin ng Department of Labor and Employment. Ito sana ang ating bigyan ng prioridad para talagang makatiyak tayo na pagkatapos ninyong mag-aral ng kuleyo ay may nakaambang trabaho na na kung saan pagsisimulan natin ng ating kinabukasan. Thank you very much. Second question po, anong pagbabago ang magagawa niya daw po para sa ating komunidad? Well, napakaraming pagbabago. Ano? Definitely number one, we're talking about the community, siguro, with all due respect to Governor Taliano, ang isang itatama natin ay ang pagmalakad ng pagminina dito sa ating lalawigan. I'm not against mining per se, but I'm against the operation of illegal mining. We all know for a fact na sa ilalim po ng pagminina, may dalawang batas na umiiral. Yan ang Large Mining Act at saka Small Mining Act of 1995. Ang kapangyarihan po ng gobernador nandun lamang sa Small Scale Mining Act of 1995. Hindi mo pwedeng pangunahan ang kapangyarihan na ipinagkaloob sa Department of Natural Resources na magkaloob ng mga large scale mining permits. So ang nangyayari kasi sa atin, to be very specific, nangyayari sa barangay natin ang Napaod ngayon, sa barangay natin ang Binit, tinanong ko ang DNR, ilang heavy equipments ang nandun ngayon? Almost 50 heavy equipments. Pero wala raw silang ini-issue large-scale mining permit. So ano nagiging conclusion ng ating mga kababayan? Unless otherwise, maliwanagan tayo from Governor Taliado, may small-scale mining permit ba ang Napaod at Binit operation ng mining ng Buhay Tap? Kasi nakakapagtaka, 50 heavy equipments, iba't ibang mga kagamitan ang naroon, small scale mining ba yun? Under the law, ang small scale mining permit ay piko pala. Pero yun, hindi na po small scale. Kaya lang nakakalungkot isipin, probably later, during the time of Governor Taliado, we will be appraised, ano? We will be able to be informed at maliwanagan po tayo na kung saan sana, na kung saan kung meron lang tayo yung Provincial Mining Regulatory Board na yung pala mga nagpapatulong na si Kuya Jojo sa DNR, ina-identify na po natin, hindi lang sa Paracali at Manganiban, but throughout the province, alin ba ang pwedeng ideklara natin na binahambayan dito sa ating lalawigan? Para itong mga minero natin, yung mga magkakapod natin, maging legal ang kanilang hanap buhay. Kahit sino, walang pwedeng mangulipaw sa kanila pag naging legal na ang kanilang hanap buhay at tayo ang magtutulungan yan para maipagkaloob sa kanila. For the third question, Congressman, sa tatlong taong termino ninyo bilang Congressman ng Tagalog speaking town, anong batas or mga batas ang naipasan nyo na makakatulong sa mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga taga-Camarines North? To be very honest, no, ang ating mga parochial concerns kasi, we have pinalad tayo bago mag-adjourn ang 14th Congress, na kung saan po itong ating pag-create or i-install ng ating district hospital sa bayan ng Santa Elena ay ating pong naisa katuparan. Naipasa natin yan. At the same time, the establishment of different ESDA schools sa 1st District. Meron na po tayo ngayon sa bayan ng Labo,
pinalad kami ni Mayor Dong Padilla na magka-establish ng TESDA sa Panganiban, sa Barangay Larap, and then na pagpapatuloy na po natin sa tatlong bayan pa sa ating primero distrito. But given the opportunity, rest assured po, that by July 1st of this year, ay sa lahat na ng mga bayan natin, sa 12 bayan natin, gagawa natin ang paraan na magka-establish tayo ng TESDA. No? Hindi na kinakailangan siguro ng additional legislation dahil napakatagal. Kasi imagine, pinahit ko po yan, August of 2010, na-approve lamang late itong nakaraang pagpasok ng taon 2013. So with the representations that we will be making, hopefully, we will be able to convince TESDA na talagang tulungan tayo para makaisakatuparan. Now, so far as the national legislation is concerned, siyempre alam naman po natin na isa sa talagang pagamat hindi ako masasabi nakatulong ako, pero isa talaga siguro sa narinig ang boses ng ating lalawigan sa Kongreso ay nung bumoto tayo ng surrounding no sa passage ng reproductive health bill. So na kung saan, bagamat natalo kami nun sa eleksyon ng Botuan, pero nalilindigan pa rin tayo na hopefully, pagdating ng tamang panahon, ma-realize natin na kung saan itong batas na ito ay kinakailangan ng i-repeal at hindi makakatulong na mamahagi tayo ng mga kondom sa ating mga kabataan at the expense ng ating gobyerno na galing sa buwis ng bawat isang pusa. So, ito lang po yung mga ilan-ilan, ano? For your question, Congressman, ano po ba ang pinakamahalagang kampanya ng isang gobernador bilang isang ama ng lalawigan? Well, gaya ng isang ama ng tahanan, talagang ikaw ang magiging sandala ng bawat isa. Na kung saan pag ang pamamahala ng isa ng ama ng tahanan ay hindi sang-ayon sa kabutihan ng iyong pamilya, walang mangyayari sa iyong pamumuhay. So in like manner as governor, kinakailangan meron kang projection. Meron ka talagang kubeto sa iyong panunungkulan. As a matter of fact, meron akong long-term development program, but dahil nga 3 taon lang po ang isang termino, nililimit ko na lamang ang aking program ngayong 2010 o 2013 to 2016 dun sa programa natin HEAT. H-E-A-T-T, which means health, education, agriculture, tourism, para makakreate ng trabaho. Napakahirap pag masyado ang maraming priorities. But because of these programs, nakatitiyak tayo ng panunungkulan natin sa inyong pagtitiwala. May direksyon, may pupuntahan, at merong mga solusyon sa problema ng bawat isa. For our last question, Congressman, does political dynasty strengthen the economic society and other aspects of living? I personally believe kasi na ang dynasty po. Masasabi natin ang dynasty kasi, ang definition kasi, kanya-kanya tayo ng definition ng dynasty. But we all know for a fact that it is provided for by the Constitution tungkol sa dynasty. Unfortunately, walang nagpasa ng enabling law na kung saan ay para talagang ma-define ng maigi at meron tayong susunding pamantayan. Na kung saan ako naniniwala personally, I know that others might be contrary, pero ako po naniniwala na pag ang isang posisyon na iyong inanais na makamtan at yun ang gagawin mong pamaraan para makapaglingkod ay dinadaan mo sa pagtitiwala o mandato ng ating mga kababayan, palagi mo mas mahalaga yon. Dahil sabi nga, alam natin lahat paulit-ulit, Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. At yun ang mahalaga doon. Kung may pagtitiwala ang ating mga kababayan sa isang nanunungkulan, siguro wala nang mas mahalaga doon, kung hindi ang pagtitiwala nyo. Kanina, naitanong din sa aking mga kasamahan dito tungkol sa dynasty. Nabanggit ni Doktora Cathy ang aming relasyon. Hindi po namin tinatanggi. Ang nanay po ni Doktora Cathy at ang aking pong yumaong ina ay magkapatid. As a matter of fact, nabanggit kanina ni Gov. Ega, yung dito si Ate Josie, I would like to extend my apologies kung wala po ito ang aking may bahay. Nagkataon lang po na ang aking may bahay ngayon ay nasa Kapalonga dahil kamamatay lang po nung isang araw nung aking tiyuhin si former Mayor Boy Halgalado. Na ngayon po ay nasa Kapalonga na kaburon, so probably after this forum, babalik na po kami doon para naman samahan yung mga
kasama natin na doon po ay naghihintay sa amin. So nabanggit kanina yung dynasty issue. Sabi ko nga sa ating mga kaibigan na nasa sarap, sana naman bago nila kami isuha ni Doktora Katie ng dynasty, pag-isipan nilang mabuti, baka naman itong issue ng dynasty, sila ang kinakailangang sumagot. You know why? Dahil po, alam naman natin, si former Mayor Winnie Oco, kandidato ng congressman ngayon. Ang kanyang anak, si Konseyal Norman Oco, kandidato ng konseyal ng Labo. Ang kanyang kapatid, si dating Kapitan Raul Oco, nag-file ng kandidasi bilang konseyal din ng Labo. Si Vice Governor Jonah Binintelco, kandidatong Vice Governor, ang kanyang kapatid, kandidato muling konsehal ng bayan natin ng Vincennes. Si Governor Egay, ang asawa mismo ng kanyang asawa, ang kapatid ng kanyang asawa, si Narts Bunny, kandidato niyang board member. Pag magkapatid, pag mag-ama, pag magbayaw, hindi dynasty. Pag kami ni Doktora, bigla dynasty na. Pero I believe na ang pinakamahalaga, lalo na po sa mga elected positions, ay yung mandato, boses ng nakararami nating kababayan. Thank you very much, First District Congressman.